to set your position? Kami po yung way back 2010 na illegal na tinanggal ng ABS-CBN. So, cameraman po ko since 1996. Ngayon po, marami na pong event, mga news coverage, Mindanao, Basilan, na pinadala ko bago pa. Ako yung naging cameraman ni Kabayan bago siya naging vice president. So, during live, nakasunod po ako sa kanya. Pero hindi po ako regular na empleyado. Tapos yung partner kong cameraman na si Bal Cuenca, kung inyong kilala, tsaka si Maan Makapagal, sila yung regular. So, wala akong uwian. Si Maan reporter? Opo. So, parehas po kami nasa location. Yung gamit na ginagamit ni Bal Cuenca is gamit ng ABS. Ganon din ako. Pero pagdating sa swelduhan, yung isa, syempre dahil regular na empleyado, mataas ang sweldo niya. Pero ako, naglalaro lang isang buwan ko ng 14,000 na very risk ang trabaho. At the same time, pagbalik ko ng Maynila, 2002, nag-file po ako ng case. Kasama ng mga manggagawa. So, yun po. Ang kaso po namin ngayon, naka-pending sa Supreme Court. So, 2010 po, lumabas ang decision na panalo kami sa Court of Appeals. Bakit isang sabihin kami, ilan po kayo? 103 po kaming illegal na tinanggal. So, maganda po sana kung nandito. 103? Opo. Ngayon lang ho lumutang yan, mula po nung nag-ingay na yung ABS. Pero, yun nga pong gusto ko itanong sa FDCP, NTRCB, sa NUJP. Yung NUJP, sumuporte yan kasi nag-rally ako sa harapan ng ABS. For how many months? Siguro may mga 3 months na sumuporta sila. Pero later on, nawala. Yung ibig ko sabihin dito, nais ko lang iparating yung nangyari sa amin noong panahon na yun, magpapasko po yun nung tinanggal kami sa trabaho. So, sabi nga ni Gabby ni Lopez ng chat with the chairman, kapag hindi kayo pumirma rito, asahan nyo na wala kayong trabaho. Ang masakit pa nito, yung ibang kasamahan namin, pinatawag sa 4 na hotel, pinakain ng masarap, may security guard, para lang sabihin na wala ka ng trabaho. Yung iba halos mabaliw kasi akala nila promotion eh. Akala nila tataas yung ano eh. Pero hindi yung nangyari sa akin yan kasi ako yung huling-huling kumbaga pinitas nila. So inunti-unti nila yung mga kasamahan ko. Wala ko kami naging, hindi namin nilaglag yung mga programa. Ibig sabihin eh, wala kami sinabit na show. Sige, mag-silent protest tayo. Pero gampanan pa rin natin trabaho natin. Ang inihingi lang namin, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Na which is binigay after kong mag-file ng case. Kaya gusto ko rin itanong sa grupo ng taga-SSS, 1996-97, naging cameraman po ako. Pero after kong 2000, hindi sila nagbayad ng benepisyo. Meron po akong payslip rito na makikita nyo. SSS Pag-ibig PhilHealth, zero yan. Ngayon, 2002, nag-file ako. Kinabukasan, ngayong araw ko natin, nag-file ako ngayon. Kinabukasan, binigyan ng SSS Pag-ibig PhilHealth kaming mga, kumbaga parang, sige, sumunod na kami. Kaya gusto ko po itanong, mahabol pa po ba namin yung 1996 to 2002 na hindi sila nagbigay ng benepisyo sa amin? Mr. Chair, di ba criminal case yan? Sila nagbabayad? Yun nga po. Kasi ang mali ko, dahil sana natin ang pagpagpagpagpagpagpag sila. Sabi mo kanina, hindi ka empleyado ng ABS-CBN. Anong tawag sa inyo? Anong classification? Bali, talent ho tawag sa amin, which is hindi naman kami kumakanta, sumasayaw. So kami ho ay technical na cameraman ho kami at audio man. So, doon sa 103 na nag-file ng case, halos lahat yung may reporter din kasama roon. May mga drivers, BTR man, audio man. So, sila po yung... So, hindi ka regular na empleyado? Opo. Hindi po nila kami kinilalang regular na empleyado. Pero
Tinanong ko ba sa kanila kung bakit hindi ka dapat kilalanin na regular? Kasi yung kasama mo, kung anong ginagawa niya, yung din ang ginagawa mo, wala naman pinag-iba. Yung kanyang daladalang equipment, yung din ang ginagadaladala mo. May kwento ko lang po, naitanong ko na po yan sa isa sa pinakamataas na namumuno sa kumpanyang ABS-CBN. Kasi ang ugali no, pagdating sa set, so kilala ko siya, pagdating sa set, nagtatanong siya kung ilang taong ka na ba, cameraman. Sir, bali na yun. Anong sagot niya nung tinanong araw mo pag ipinag-iwan? Baka hindi ka magaling, pero for 13 years na pinakinabangan ka. At ang sagot niya sa'yo, kaya hindi kita ma-recognize sa regular employee dahil hindi ka magaling. O yung sagot ho ng pagiging sarcastic, sagot ho ng hindi niya kilala kung sino yung mga manggagawa niya.